guys, welcome back to the channel. So yun, last day na natin dito sa Hong Kong and pupunta na tayo sa Macau. Actually, parang sakto lang yung $100 na pinaload ko sa Octopus card ng ilang days pa ako dito? 4 days. Yeah, 4 days, 3 nights. Kasi may laman pa siya ngayon eh, magagamit ko pa papunta sa station. Tsaka ginamit ko siya once sa 7-Eleven nga eh. So ayun, I think $100 cash siya. Tapos pag sumobra kayo, gamitin nyo na lang sa mga 7-Eleven ganyan. So from Hong, dito sa Tsim Sha Tsui, pupunta tayo sa Sunny Bay Station. Magbabus lang ako guys, para matry naman natin yung bus. Di ba meron ding ferry papuntang Macau, pero this time magbabus ako. Kasi meron ng bus, meron ng bridge ngayon na nagdudutong ng Hong Kong and Macau. So tara, punta muna tayo sa Sunny Bay Station. It's already 10:45 AM. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast, pero hindi pa ako ganun kagutom eh. Baka doon na lang ako sa Sunny Bay Station mag-breakfast. And then, from Sunny Bay, sasakay tayo ng bus. Tara! Hindi ko rin alam pa kung magkano yung presyo guys. I-update ko na lang kayo kung magkano yung mga ticket ng bus, mga ganun. Kasi, hindi ko maalala. Pero dati ni-research ko na yun eh. Nalimutan ko lang. Okay? Let's go! Ayan, ang Chongqing Mansion pala is ayan, exit E from Tsim Sha Tsui, yung The Peninsula. Diyan kayo mag-exit, no? Ito yung Tsim Sha Tsui Station. Magbabay na tayo. Ay, parang gusto kong bumili ng tinapay, guys. Kasi masarap yung mga tinapay dito sa Hong Kong, eh. No? May bakery ba dito sa ano station? So yun guys, nandito na tayo sa Sunny Bay Station. Actually, dito rin yung papuntang Disneyland. Ang ingay, sana naririnig niyo ako. Ayan. Ayan. Ito, sumakay ako dito sa train na to. Tapos pagbaba nyo, lilipat lang kayo dito. Ayan, may train dyan papuntang Disneyland. But since hindi naman tayo magdi-Disneyland, mag-i-exit na ako dito. Okay? Gets nyo? Enjoy kayo dyan, ha? Okay, mag-enjoy kayo dyan sa Disneyland. So ayan, yung laman ng card ko 15 HKD. Pero alam ko kasi medyo malayo yung binahay ko, mga 20 yung bayad dito. So magkukulang na ako. Magpapag-top up na lang siguro ako ng 50 HKD kasi gagamitin ko rin siya sa bus. Ay, tama ba? Ay, parang laki ng 50. Magkano kaya yung top up ko? Magta-top up ako na... Paano kaya? Kasi hindi ko sure kung yung Octopus card ko magagamit ko sa Macau. Nag-research ako, parang limited establishments lang yung tumatanggap ng Octopus card. Like yung KFC daw sa Sands Casino, ganon. Tapos mga iba. So baka hindi ko rin magamit, diba? I'm not sure. Sige, mag-top up na lang ako kung magkano lang yung pwede. And guys, sa Sunny Bay, sa exit letter A kayo mag-exit ha. Hindi na to enough, sure ako guys. So, tignan niya. Mag-error to. Ay! Uy, enough pa pala. Guys, enough pa. 15.3 yung laman, tapos 15 pa yung laman. Pero magpapaload ako guys kasi based sa napanood ko, ayun na yung mga bus pa ano. Sorry, hindi niyo pala nakikita. Yung may mga bus doon, nag-accept din sila ng card. Kasi pag nagbayad ka daw ng cash, parang hindi sila nagsusukle kasi exact amount lang daw. So mag-add ako ng... Ayun, meron dito sa card. Ayan, add value. Magkano kaya i-add kong value? Kasi feeling ko yung Octopus card ko, magagamit ko rin siya sa mga bus sa Macau eh. Wait lang. Mag-iisip ako kung magkano i-add ko kasi... Mahirap na magsobra-sobra ako mag-add tapos hindi ko pala magagamit sa Macau, diba? Yung bus daw, mga $7 yata to. Tapos magbabas pa ako sa Macau, mga 7, sa 14. Sige, kahit mga 20. Mga $20 yung itatap ako. So guys, it turns out na ang ina-accept niya lang na value is 50 tsaka $100. So wala akong 50. So nag-load ako ng 100. Mga 700 pesos pa yun. Pero... ang naaalala ko, pwedeng gamitin yung Octopus card sa pagbili ng bus ticket to Macau. Mga mahal din kasi yun eh, mga siguro mga $50 din yun.
So may matitira pa akong 50. Gagamitin ko na lang sa mga bus-bus dito. Ayan, mga ganyan. Tapos sana may mapagamitan ako sa Macau ng Octopus card. Pero may nabasa nga ako sa KFC daw, sa KFC Sands Casino. So pupuntahan ko na lang 'yun para lang magamit yung pinalot. So ayan, nag-guess lang, medyo umuulan, nakikita niya ba? Ayan. Ayan, umuulan siya. Tapos maglalakad tayo papuntang bus. Ayan, lakad-lakad lang tayo. Tapos ayan, ni-research ko na to. So nakasulat na sa itinerary ko kung ano yung mga sasakyan ko, diba? So, to Sunny Bay, exit. Exit A. So tapos na ako doon sa exit A. Tapos, take bus B5. Ayan, may nakasulat naman dito guys. As in, paglabas na paglabas nyo, ayan, B5 na to. B5 HK Macau Bridge, ganun. Take bus B5. Okay, yun na. So magbabas tayo. Tapos nakasulat na rin yung mga sasakyan kong bus sa Macau guys. Bus 101X kung pupunta sa Ruins of St. Paul. Bus 102X kung Venetian, Parisian, ganun. Mas maganda kung nire-research na siya in advance. Tapos sinusulat ko na rin siya sa ito. Parang mini itinerary ko. Yung naka-Excel file na in-screenshot ko na lang. Para it will save you time. Ay, mali. The B5. Sundan nyo lang to ha guys. Ayan. Sundan nyo itong B5. Kasi kung doon kayo, B, ibang nakasulat, DBO, ganun. Basta ganyan. Itong ang palatandaan nyo itong mga nakasulat sa pader na B5. Yun din yung sundan nyo. Kasi sa part na yon ibang bus yun. Okay. So yan guys, mga 1 minute lang naman. 1 to 2 minutes lang from MRT exit. Yan, nandito na yung bus B5 na papuntang Macau. Ay, hindi pa to papuntang Macau. Papuntang immigration pa lang yata to. Yeah. I'm not sure kung saan to papunta. Yun guys, yung sinasabi ko sa inyo na dapat kapag may cash exact fare, hindi sila nagsusukli. Kaya mas okay naka-Octopus card na lang kayo. Kaya nagpa-load ako ng Octopus card. So guys, nakarating na dito tayo sa Hong Kong. Ano pang tawag dito? Hong Kong Port? Hong Kong Port yung nakasulat sa bus, di ba? Basta dito tayo parang immigration. Hong Kong immigration na lang. Ayan, may nakasulat dito. Two Zhuhai and Macau. So dito tayo papasok. Ang ganda nung parang ano nila, terminal oh. No? Aesthetic. Parang airport na siya. Airport ba to? Hindi ba to airport, no? Pero yung itsura guys, parang airport na. Oh. It's like an airport. Or airport talaga to? Hindi, no? Hindi siya airport. Parang bus terminal lang. Ah, bawal. Ito lang bawal mag-camera. Pag ganyan lang, ha. Pag ganyan lang, parang hindi halata guys na nagka-camera ako. Pero ayun, parang ano, parang immigration din sa Pilipinas na titignan yung passport nyo. Tsaka yung departure card. Mamaya na nga, baka mahuli pa. Mamaya na. Ayun na, so may immigration nga din dito. Titignan yung passport mo. Ay, tinatakan ba ni Kuya? Hindi, in-scan lang ni Kuya.
sa ano pala may papel kayo ipapakita, departure card ha. Ibinigay yun nung papunta ako dito ni Cebu Pacific. Pagbibigyan kayo ni Cebu Pacific, merong arrival card, departure card, ganun. Isahan lang yun. Itago nyo yun kasi pagpabalik nyo, pagpaalis nyo ng Hong Kong, kailangan yung departure card, okay? I think dito tayo bibili ng ano, bus ticket. Bakit may nakasulat na? Adult. Ayun, 65 sakto. Magagamit natin yung ano natin. Excuse me, how can I buy like ticket? Sorry? Ba, dito. Yeah. Macau. Macau, yes. Okay. Confirm. Okay. Purchase to Macau. Okay. Here. Thank you. Bye. So yun guys, pwedeng octopus card 65 HKD. Magkano yun? Tapos kanina 4.8. Sabihin mo lang 5. 65 tsaka 5. So kailangan nyo ng 70 guys. 70 na Hong Kong dollar para sa mga babayaran nyo. May natira pa sa octopus card ko. Gagamitin ko na dito. Kasi baka hindi ko na siya magamit sa Macau. Like sayang, di ba? 65, 70, may mga 30 pa ako. May 30 pa ako na Hong Kong dollars. Ibibili ko na ng food para may kakainin ako sa bus, di ba? Tapos sa bus na tayo, magla-lunch, lunch, gano'n. Charang, ang talino, ang brainy mo talaga, Marvin. Kanino ka nagmana? Charing. Ayun na, tapos punta na tayo sa shuttle bus cross. Sakay na tayo ng bus. Guys, ayun, after 40 minutes, nandito na tayo sa Macau. Sorry, naka-idlip. Hindi ko nga namalayan. Naka-idlip kasi ako sa bus. Tapos pagising ko, like, natatayuan na sila. Tapos sabi ko, wala, Macau na. Hindi ko wala na tingnan. Anyway, nandito na tayo sa Macau. Let's go, Macau. Immigration rin, guys, kasi papasok. Diba kanina palabas ng Hong Kong, ngayon naman papasok ng Macau. Okay? So guys, sasakay na tayo ng bus 101 kasi pupunta ako sa Ruins of St. Paul kasi malapit dun yung hotel ko. Pero kung gusto nyo mauna sa Parisian, Venetian, ganyan, bus 102X. Ako 101X. Tapos guys, nawala na ng signal yung ano ko, yung SIM card ko. Kasi nga diba, magkaiba yung SIM card ng Hong Kong tsaka Macau, yung network nila. Pero yung inavail ko kasi sa Cloak, merong 1 gig sa Macau. Pero hindi ko alam ba't nawala yung signal. Hindi ko alam kung iti-turn on ko yung roaming ko. I-explore ko pa mamaya. Pero at least alam ko na kung anong bus yung sasakyan ko, which is 101X. So, dapat alam nyo na rin yung bus na sasakyan nyo. Kasi baka mawalan din kayo ng ano, ng internet. Pero check na natin kung may free wifi dito. Hindi ako makakonnect. Parang kailangan mag-login sa wifi. Ayoko na i-explore, guys. Basta alam ko na naman yung sasakyan ko, like 101X. So, yun ang importante. Tapos, hindi na rin ako magpapalit ng pera guys kasi yung Hong Kong dollar, ina-accept naman siya sa Macau. Although hindi lahat tayo, hindi lahat. Pero majority naman daw, majority ng establishments is nag-accept. So, yun na lang din. Meron pa yata ako mga 500 na Hong Kong dollars dito. Mga ano pa yun? Magkano yung 500? Mga 3,500 pesos. Malaki pa yun. One day lang naman ako dito or 2 days lang naman ako dito. Ito may nakasulat, bus. Oh, bus. Ayun, may nakasulat dito. Ayan. Ayan guys, 101X, ayan o, oh, Ruins of St. Paul. Tapos, 102X, yung mga casino. Ayan, 101X. Ayun yung pila guys, 101X. Ha, tapos bibili tayo ng ticket. Magkano kaya? Ay, 10. Ayan, meron dito.
Octopus card, ayun, hindi pala pwede guys. Octopus card not accepted na sa Macau dito guys. So buti na lang inubos na natin yung pera natin sa Hong Kong. Ito, $6. Ayun na guys, ala. Hindi ko naintindihan. Pwede ba ako magbayad ng Hong Kong dollar na sa bus? Pero baka hindi na ako suklian. Pero meron naman akong $10 guys, okay na yun. $6 yata yung bayad. Okay, 6 Hong Kong dollar yung change. Pero hindi sila nagsusukli nga. So ayun, $10 yung binayad ko. Sa likod ko, yun nasa likod ko, $20 yung binayad niya. Tapos nagreklamo siya. Tapos yung change niya. Sabi, walang change. So yun guys, dapat mag-prepare na lang kayo ng $6 or kahit na $10 plus na make sure lang na may pareha kayo. Ayun guys, bumaba na ako ng bus. Pababa kayo dito sa Almieda Rivero. Lalagay ko na lang dyan, di ko rin mapronounce na maayos. Problema ko kasi wala na akong internet. Pero andito na yan, nandito na yung ruins of St. Paul, Senado Square. Pero magsi-check-in siguro muna ako para wala akong daladalang damit. Guys, ganyan yung isura nyo. Pag may nakita kayo yung mga small alleys na ganyan, yan na yun. Mga pang ilang station ba yun? Pang 8 yata siya ng station from the bus terminal. Ang hirap pala nang walang internet guys. Paano kayo yung gagawin ko? Kasi dun sa clock sabi niya meron akong 1 gigabyte dito sa Macau. Pero pagpunta ko sa Macau, wala na akong signal. Ayun, Senado Square na ba yun? So naglalakad-lakad na lang ako, tapos kung saan maraming naglalakad, ginagaya ko na lang sila guys. Nagpa-follow na lang ako sa mga naglalakad, hoping na makapunta tayo sa Senado Square. Tapos siguro kakain na lang muna ako, magsisettle, ano lang ako, makaupo lang ako kasi kailangan ko pag-isip ng next move ko kasi hindi ko ma... Kasi yung hotel ko actually 15 minute walk pa siya from Senado Square. Parang mahirap manghula kung saan ako maglalakad, especially na malayo siya, di ba? 15 minutes. So kakain muna ako para may energy ako, and then tignan natin kung paano natin mahanap yung hotel natin. Masarap nito guys, yung egg white veggie pudding round crystal pudding. Bili tayo. Masarap. See, ito na lang i-ano natin. Parang gusto ko to. Bili tayo. Ay, ang sarap. Parang siyang bulak. Parang nag-melt lang siya sa bibig mo. Parang siyang puto pero bula. Bula yung texture. Nagme-melt lang siya. Nasa gilid lang ako ng kalsada. Mamaya natin problemahin kung paano natin mahanap yung hotel natin. Kain muna tayo. Dami nangyayari. Ito matigas. Matigas ng jelly. Tapos yung bula ulit. Tapos parang... Wala. Natuluan ng... Tuluan ng aircon. Pero kakainin ko kasi gutom ako. So ayun guys. Nag-check ako ng SIM card. Kaso, mga around 700 pesos. Sabi ko, isang araw lang ako dito. Parang hindi sulit yung 700. So, nagre-rest na lang ako. Chinek ko lang sa Google Maps kasi nakikita ko na may mga lugar kahit wala akong internet. Diba?
Mas ipa-follow ko na lang yung direction. Bahala na, hanapin ko siya doon. Yung street, di ba may street yung hotel ko? Pupuntaan ko yung street na yon. Tapos doon ko nahahanapin mamaya kung saan yung hotel. For the tipid ang first. Ala! May construction pa na ongoing. Parang lumalayo ako, bro, ah. So guys, pag nagpunta kayo dito, paano ba na dapat may internet kayo? Kasi yung sa clock nga, sabi may internet siya eh. Pero pagpunta ko dito, wala akong signal or... Ewan ko, hindi ko lang siguro na-explore pa yung mga roaming, ganun. Hindi ko makita sa cellphone ko, so maglalakad na lang ako. Mainit pa naman. Laban. So yun guys, ang init, grabe. Nahanap ko na yung street, Estrada. Ano yun? Basta Estrada Street. Ang next kong hanapin naman yung number. Number 36 to 38. So isa-isahin ko yung bahay dito sa street na to para mahanap. Ay, Diyos ko, ang hirap na walang internet. Sorry. So yan. May mga number naman yung mga building. So isa-isahin ko. Sana makita ko agad 36 to 38. Dahil lang init, oh. Pawis na. Basang-basa na yung damit ko. Guys, nagkakaroon ako ng pag-asa kasi 39 na yun. 39A. Ito 41A. 36 to 38, 37. Ba't nawala yung 38? 37, 39 na agad to. Baka nandun, sige hanapin ko dun. Ang weird guys, hindi ko mahanap yung 36 kasi 37 tas 39, diba? Tas sa gilid niya dito 95. Tas dun sa harap 52. Nawawala yung 36 tsaka 38. Hindi kaya same building na to. Bro, nasa yung 36? Magtanong na nga tayo. 41. Oh, nawawala rin yung 40, no? 39, 40. Feeling ko nasa taas yung mga iba. Lakad pa nga tayo dito. Baka nag-i-skip sila ng number talaga. 43. Oo nga, 41, 43. 42 nasa taas siguro. Excuse me. Do you know where this is? 36 to 38. Hindi siya nakakapag-English pero tinuro niya sa akin dito daw. Parang hindi sunod-sunod. Ah, 1 to 1. Parang mali pa rin. Parang mali pa rin. Ay, Diyos ko, ang hirap na walang internet, guys. Nanguhula tayo. Guys, pumasok na ako, pero hindi ako sure kung dito. Hindi yata. Walang tao, guys. Balik tayo. Baka mali talaga. Hindi siya tamang street eh. Dito ako tinuro ni Kuya, pero tama yung number, 36. Pero hindi siya mukhang hotel eh, mukha siyang bahay eh. Bumasok ako sa bahay ng may bahay. Ay, balik na tayo doon. Na-stress na ako. Hindi ko mahanap yung hotel. Sa labas na ako titira. Naiinis ako, guys. Gumagana na yung 1 gig sa Macau. Ite-turn on mo lang pala talaga yung roaming, 'di ba? Roaming. Naka-off kasi. I-on mo lang kasi may internet na ako. My god. Ay, shiks. Tama ba? Ayan, 3 minutes pa. Lumagpas-lagpas na pala ako kasi hindi sunod-sunod yung number, guys. 'Di ba? 13, 39, 40. Yung 36 na sa kabilang dulo. Di ko alam. Ah, gets ko na. Parang sa area na to, mga odd numbers. Tapos sa area na doon, sa kabila, mga even numbers.
Parang ganun yung pagkaka-analyze ko. Kaya laktaw-laktaw. Ayun, nararamdaman ko guys na malapit na tayo. Naiiyak ako. Naiiyak ako sa kabubuhan. Dina-turn on pala yung roaming guys ha. Para magamit yung 1 gig. Sabi ko, naisinisi ko pa yung clock. Sabi ko, parang yung clock hindi ko magana, sir. Okay guys, tara. Ay, Diyos ko, finally, ayan na siya guys. Holiday Hotel. Diyos ko. Grabe yung pinagdaanan ko today. Para mahanap ka lang na holiday hotel ka. Charing. Ayan, nandito pala siya. Nandun ako sa kabila yun, sa kabilang street na yun. Tumawid-tawid pa ako dun. Hindi pala siya sunod-sunod guys. Ito siya. Ay, Diyos ko. Hey guys, finally nandito na ako sa hotel. Makute naman din siya kahit pa paano. Pero tignan niyo yung powers. Kita niyo ba dyan? Diba? Kita niyo yung powers ko sa katawan. Grabe yung pinagdaanan ko para mahanap ko lang na hotel na to. Ha? May bintana naman ako dito. Woo! Yeah, so dito kasi sa Macau medyo pricey yung mga hotels. I think this is one of the cheapest na nakita ko. Eh. Pero mga, hindi naman siya super cheap. Mga 2,500 pesos. Good for two, dalawa ngayong kama, pero mag-isa lang naman ako. Yeah, so, thank you sa magsama sa akin. Grabe, pagod na pagod ako, first day sa Macau, ah. And I'll see you again sa susunod natin vlog. Mag-explore tayo dyan sa mga Senado Square, ruins of St. Paul. Okay, fresh na plan ako, pahinga ka. Pahinga, mga 1 hour kasi grabe pinagdaanan ko. Thank you, and I'll see you in the next one. Bye-bye!